Naririto tayo ngayon sa Marcos Highway, mga kaplanlat. Good morning, friends. Good morning, Philippines. Welcome back sa ating YouTube channel, mga kababayan. Ako po ay inutusan para po tingnan yung lupa na kanilang nakita din dyan sa ibang mga nakapost po sa Facebook, sa YouTube, mga kaplanlat. Check-in po natin dahil yan po yung aking trabaho, mga kaplanlat. Ako po ay inutusan kung saan gusto po nila ako papuntahin, mga kaplanlat. Marami po akong mga na-videohan dito, mga kaplanlat. Kailan po hindi ko po pinost dahil pinacheck ko po sa ating broker. Yan po ay sakop pala ng 1636, mga kaplanlat. At yung iba dyan ay stewardship from DNR. Yan, mga bawal po ibinta yan, mga kababayan. Kaya po sa mga customers po, yan, mag-ingat po tayo sa pagbili po ng lupa, lalo na po pag sakop po ng 1636 or PB 1636, Presidential Proclamation 1636, way back 1977 pa yan. Mula doon po sa kilometer 90, yan, malapit or malayo pa po yung ating pupuntahan na lugar, mga kapalmrat, dahil yun po ay dati ko na po nadaanan. Okay? Yan, narito na po tayo, mga kapalmlat, sa lugar kung saan ito po yung kausap po natin dito, yung taga-Australia po. Yan, nangungulit sa akin na mura raw yung property ito. Ito po ay binidyohan ko, yan, para po sa ating mga kababayang Pilipino dyan po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Sa ating mga kababayan na naghahanap po ng retirement lot. Yan, ito po ay dati na pong nabili ng aking kaibigan po. Siya po ay nag-down dito ng almost nasa 100,000 na. Yan, okay? Kaya po, ang property na ito, mga kapalmlat, kung ang batayan po ay mga dating bintahan. Yan, may-ari nito ay si Marlon Labragi. Yan, mula po dito hanggang doon sa atin na pinagalingan na sa mga 150 meters lang po yung distansya. Yan, nakita po nyo yung 1636, mga kapalmlat. Yan po ay proclamation na yung lugar na ito ay reserve forest at bawal po ibinta, mga kapalmlat. At ayon po sa batas po ng NCIP or National Commission of Indigenous People, yung kanilang mga pag-ari po tulad po nito, mga kapalmlat, ay hindi po pwede bilhin ng mga hindi po katutubo, mga kapalmlat. Yan, ito po ay sa mga katutubo, mga kapalmlat. Kaya pag mayroon pong mag-alok sa inyo, lalo na po dito sa Marcos Highway, sa bandang kaliwang side po, madalas po ay wala pong title yan, mga kapalmlat. Pwede naman po kayo bumili pag mayroon pong titulo. Kaya po yung ating mga naka-publish po dito ay madalas po ay mayroon pong titulo, mga kapalmlat. Yan po. Ang inyong mga gagawin dyan, mga kapalmlat, ay check po nyo sa DNR at pwede po kayo pumunta sa chieftain dito sa barangay or nasasakupan nitong lugar. Kung yung mga nag-alok sa inyo legit po na owner, mga kapalmlat. Ngayon naman, mga kapalmlat, sa mga gusto po magkaroon po ng mga maliit lang na luti, doon po kayo bumili kung saan existing na po yung mga tao or meron na pong community, mga kababayan, dahil yan po ay balang araw po ma-convert as ADL. Yan, kaya po nung binabanggit ko kanina, mga kapalmlat, pag marami na pong mga community, balang araw po ay magiging alienable and disposable land po yung area. Kailan po ay yan po ay mahabang proseso. Magkaroon pa po yan ng tinatawag nating petition or resolution. Ipasa pa po yan sa Congress para po i-proclaim ng presidente na yung lugar na yan ay alienable and disposable land na. Okay? Pag atin na ibinta po ito ay maglapan-lapan yung mga ahensya ng gobyerno sa mga ginagawa po ng ibang agent. Yan. Sandali lang po banggitin yung due diligence. Yan. Yung neutral corner kung saan po magbabayad. Yan. Sandali lang po sabihin yan, mga kapalmlat, na parang kunwari malasakit tayo o nagpamalasakit tayo sa mga buyer. Pero ang totoo dyan, mga kapalmlat, tingnan nyo po sa mga inaalok po nila. Doon po nyo masusukat yung katapatan po ng mga agent. Kung panay po yung mga rights lang na walang pinanghawakan yung kanilang inaalok sa inyo, doon po nyo masusukat yung kredibilidad ng isang agent. Okay? At mag-ingat po tayo, mga kapalmlat, na pag kayo po ay pipilitin, kasi mayroon po tumawag taga Amerika kagabilang, mga kapalmlat, na mayroon po sa ating pressure
ceiling. Yan, ipadala raw yung 4 million para po bayaran yung lupa doon po sa Quezon, mga kapamlat. Buti lang po ay tumawag sa akin yung taga-Amerika, kaya po hindi siya nagpadala ng pera. Sabi ko po sa kanya, dapat po ay makita po niya ng personal or mayroon na, man lang siyang representative dito sa Pilipinas para po safe yung kanyang pagbili. Hindi po, or kung hindi naman po siya licensed broker, mga kapamlat, ay huwag po kayong magbigay ng pera. Yan po, at ito po yung ating pinanggalingan. Patunay po na maglapit na po yung lugar na ito doon sa ating pinanggalingan kanina. At yan po, taga-Australia, siguro po ay nasagot na po yung inyong katanungan. At sa mga ipapangang mga nagpapadala po ng video na hindi naman po sa akin yan, mga kapamlat, yan po ay mga rights lang dito. At kung halimbawa po, nabili nyo ito, mga kapamlat, ay pwede nyo gamitin naman. Kailang po, ang tawag dyan, enjoy the property. Hindi po pwede tituluhan. Yan, sa mga marunong or bumibili po ng malawak, hindi kayo kasama po sa usapan na ito. Yan, kasi alam po natin or alam nyo na kaya nyo po gawin yung hindi po kaya ng iba. Yan, si Marlon Labrague, ito na po yung status ng iyong lupa na nagdown ka dito ng halos 100,000. Pwede mo balikan at i-check yung tamang status nito, mga kapalmlat. Pag may mga bibilhin kayong walang titulo, mga kapalmlat, pwede nyo itawag sa amin at itawag po namin yan sa mga ahensya kung yan po ay pwede tituluhan or alienable and disposable land. Pati po mga tax declaration, hindi po lahat ng tax deeds ay kaya po tituluhan. Okay, yan po. Maraming po salamat sa inyong pagtitiwala at sana ho ay nagkaroon po kayo ng idea sa mga rights lang na bibilhin, mga kapalmlat. Dubling ingat at hindi po makukuha lang yan sa salita, mga kapamlat, kundi sa mga ginagawa ng mga nag-aalok sa inyo.